Andito tayo ngayon, no, para balikan natin yung pangyayari sa ABS-CBN kaninang umaga. Mga bandang alas 6 kasi ng umaga is merong nakakalungkot para sa mga kangyari sa YouTube channel ng ABS-CBN News. Okay, so kahapon gumawa ako ng comparison patungkol doon sa mga maraming nanonood ng ABS-CBN versus 24 oras sa tingnan natin yung ano ko. Ayun yon. So gumawa ako ng comparison ng 24 oras at saka ng TV Patrol kung sino ba yung maraming nanonood sa YouTube at saka sa Facebook. At panalong-panalo po yung kapamilya dito. So talagang napakalaki ho ng edge, napakalaki ho ng lamang ng mga nanood ng TV Patrol kumpara sa 24 oras as of November 2. Okay, so napakarami ho yung nanood. So ito po. Ngayong kinabukasan, ang nangyari ho, ang YouTube channel ABS-CBN News ay nagsarado. Terminate. Naging usapin to sa ano eh, naging usapin to sa online news. Ito yung halimbawa ng mga balita ng pangyayaring yon. So good to know naman na ngayon is pumalik na yung ABS-CBN. Ito yung statement ng ABS-CBN. By the way, ito pala yung itsura kanina ng ABS-CBN news channel. Ayan, ganyan. Yung hindi ma-access siya. So ito ay courtesy of Rappler. Tagal, ang tagal dito. Pati ako nag-search din ako kanina ng tanghali. Wala din talaga. Okay, so ngayon, hinintay ko muna yung magiging statement ng ABS-CBN bago ko gumawa ng review o ng konting vlog patungkol dito. At ang sabi dito is may hacker daw. Ito, ang statement ito ng ABS-CBN. Okay. Simula alas 6 ng umaga, 6:30 AM, na-restore dito ng 3:58 PM. Ganong kahabang oras ang ginugol ng ABS-CBN para ma-restore ito. Of course, nakipag-usap sila sa YouTube at sa mga dapat na kausapin. Ayan. May hacking incident. Okay. Dalawang channel to ha. Yung ANC at saka yung ABS-CBN. Ayun, may hacking incident daw na ito sa isang platform na to, sa YouTube channel, napakalakas ng kapamilya. Okay. Subalit, pati ito, I'm glad na nakapag-review muna ako a day before. Subalit, pati ito ngayon, tinira. No? So, I don't know kung anong purpose ng mga ng mga tumira nito, pero napakalaking community ng ABS-CBN ang apektado. We don't know kung hanggang saan naaabot yung pagpapatumba, pagpapatahimik sa ABS-CBN. So, ang sabi dito has been terminated. Posibleng merong nag-request for termination, terminate yung channel. Kasi hindi mo naman siya mati-terminate basta-basta kung hindi ka nakaka-access dito. Hindi ka pwede magkapag-terminate dito. Or mayroong taga-YouTube channel, taga-YouTube ang pwede mag-terminate nito. So yun ang aking pananaw. Paano ba mag-terminate? Either yung may-ari nito gustong i-terminate or yung YouTube mismo ang mag-terminate. Paano ba na-terminate yung isang channel? Ang sabi dito, repeated violations of the community guidelines. Single case ng severe abuse gaya ng pornography. Channel account dedicated to policy. Ayan, speech harassment or impersonation. Okay, ito yung mga dahilan kung bakit na-determinate yung isang channel or ikaw na may-ari, gusto mong ipa-terminate yung channel mo. Diba? Ikaw mismo na may-ari ng channel, gusto mong ipa-terminate. Pero so meron talagang gustong tumira sa ABS-CBN. Okay? Natumba yung channel. Ngayon pati yung YouTube channel na napakalakas, gusto ring tumbahin. So, meron talagang behind na hindi titigil, hindi tumitigil para mapatumba ang ABS-CBN. Yun yung sa pagtitimbang ko paniniwala ko kasi may hacker din sa investigation ng ABS-CBN, merong nang hack para ipa-terminate
itong channel ng ABS-CBN. Mga kapamilya, yung mga kapamilya, pwede pong magkaroon ng boses ang bawat isa. 10 million subscribers ang ipapatumba nila. So, ang 10 million subscriber na yon, magkaroon kayo ng boses, manood, i-share yung, lalo na yung itong news channel para magkaroon pa ng maraming impact, malakas na impact, malaking impact sa community ng online. So, higante na ngayon, napakalakas na yan, ang news channel ng ABS-CBN. Again, magkaisa yung mga naniniwala sa ABS-CBN. Suportahan yung channel pagdating sa YouTube na platform. Kaya, kapamilya, congratulations.